So, hi mga katimpuyat! Welcome back again to my channel! Today is Mother's Day! Happy Mother's Day! Tulog ang aking mag-ama, tulog si Dada, at tulog din si Baby. So, makakapag-vlog ako ngayon. Yan. So, guys, ulitin natin ang ating pag-vlog kasi nagising ang aking baby. Gising ang aking baby love. So, share ko lang ang aking di maintindihan na bangs na naghihiwalay kanina full ba. Itong video na to is about my journey kung paano ba kami nagka-baby niya. Umiiyak na naman si Luca. This video is about my bangs na hindi maintindihan kung ano ba full ba siya o side bangs. Charot! I just want to share my journey about kung paano ba kami nabundis ni Daddy. May picos na kagaya ko, alam naman natin lahat na mahirap magkaroon ng baby ang isang babaeng may picos. So matagal namin na pag-decide ni Daddy na gusto namin magka-baby. Kaso hirap kaming makabuo dahil sa kondisyon ko. So, after nung wedding, nag-decide na kaming magkaroon ng baby. We keep on trying with the guidance of course ng aming OB. So panoorin nyo guys. Hi guys! Today ay August 14, 2018. So nag-video ako para i-document yung gagawin kong diet plan sa aking PCOS. So i-document ko kung effective ba and kung approve man, kung ano man experience ko is i-share ko. Ginawa ko to kasi gusto ko na magka-baby. So yun, sana makatulong at sana ay gumaling din ako. At kung gumaling man ako, ay i-share ko din to sa mga nagsasuffer din sa PCOS. And gusto ko din to i-document para sa aking magiging future baby. Hi baby! Sana magawa ka na. Hi guys! So today ay August 15, 2018. And yehey! I have, so this is my first day. Igadok yung ulit natin. So, baka mga Friday, pupunta ako ng OB. Para magpa-check up kasi required. May iniinom pala akong gamot. May register siya. So, na-try muna natin magpa-check up muna sa OB bago muna. And tanong ko kung okay yung natural remedy. Kung kakayanin, huwag muna tayo mag-pills or mag-medication. Itatry natin mag-natural remedy. And kung itatanong ko din kung pwede na ako mag-vitamins. Okay, so bye! Hi guys! Nakagaling lang namin sa OB. So ngayon pala ay August 17, 2018. You see, Doc? Marami kami pinag-uusapan. Ina-advise niya kami mag-take ng vitamins. So, kay LJ ay multivitamins. Tapos ako ay folic acid. So, hindi mo na kami mag-take ng iba pa. Ang number one rule is ma-regulate muna yung menstruation ko ng ilang months. So, sana ay magawa namin. Baby, this is for you. Hi, today is September 19, 2018. So, nag-PT ako. Ito ang result. Yan. So, negative siya. Nalulungkot ako kasi nag-expect na kung may baby na kami. Ang hirap. But, okay lang yan. Mabubuo ka din, baby. Baby. Ay, baka bumalik ulit kami ng OB para magpa-check up. Hindi ko alam kung siguro pagod lang kami ni LJ lagi kasi tsaka stress sa work. Tignan.
lumungkot na ako eh. About November 23, 2008. So ngayon, i-update ko lang kayo sa ang aking baby journey video. Galing kami ni Lindy Daddy sa Delgado Hospital. Nagpalit na ako ng doktor. So, mas okay ngayon yung doktor ko kasi may bibigay siyang gamot para sa tikos ko. Hindi lang basta-basta contraceptive. Tablet is nag-worth ng 76 pesos. And then, iinamin ko siya 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. 5 days ko daw siyang iinomin. So, mag-wait ako until December 12, pupunta ako sa kanya first day or second day ng aking menstruation. So, mas okay yung doktor ko ngayon kasi mas na-explain niya sa akin ng mabuti kung anong kalagayan ko. Update ko lang sa picos ko ay meron akong bilateral na picos, left and right. Meron akong cyst, 23 sa right, 26 sa left. So, yun. Pero sabi naman ni Doc, possible naman kami magka-baby while taking meds. Pero napaka maliit lang na chance magkaroon kami ng baby. Pero sana, suntok sa buwan daw yung chance na magkaroon kami ng baby. Pero yung iniinom kong gamot ay okay lang kahit mag-baby ako kasi pregnancy-friendly naman siya. So yun, this again may update. Ang tagal ko nang di nag-update sa aking baby journey video. Ayan. Ang dami ko na naman pimple dahil sa oily na aking ilong. So ngayon, kailangan ko na ng super duper na commitment doon sa tatlong yun na magawa ko para mabuo na si baby. Okay? At syempre, si Daddy magiging healthy na dapat. Diba, Dad? Diba, Dad? Magiging healthy ka na, diba? O, sabihin mo kay baby, gagawin mo magtanggal ka na ng bisyo mo. Sa video! Para mapanood ni baby. Sabihin mo, hindi na ako magbibisyo para mabuo ka na. Hindi na ako magbibisyo para mabuo ka. Ayaw niya. Hi guys. Paano ka ba umisahan ito? Hindi ko alam yung mga feel ko kasi. So ngayon, absent ako sa work. SL ako kasi nasa-nasama ng pakiramdam ko kahapon pa. Nag-start siya ng Saturday night. Nilalagnat ako. Tapos bumaling ulit ako. Kaso bumaling ng Sunday ng gabi. And then, nung pumasok ako kahapon, Monday ng gabi, nilalagnat na ako. Tapos, pawal on and off lang siya. Tapos, sobrang sakit ng ulo ko. Pero hindi ko iniisip na pregnant ako kasi wala naman akong nararamdaman na iba bukod sa pain ko sa balakang. So yan, pinipilit ko talaga yun. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan. May white na line siya. Ako, nakikita ko Mas nakikita ko siya sa personal. Na may white na line. Something. Ayan. Pero hindi siya ganun kalino. Kaya better na magpa-check up talaga ako. Again, hindi ko alam. Yan, nakikita niya na. Iba, itatapon pa lang siya. Kasi yan na naman. Well, sana guys. Kaya magiging emotion ko. Siguro pag sure na lang. Ayaw ko masaktan. Kasi iiyak na naman ako. Well, sana. Ito na. Ayaw ko muna siya ipakita kayo kasi. Nasabihin ko negative. Negative naman talaga kasi. Pero meron kasi siyang white na line. Kung dyan, di niya siya nakikita. Kaya ba?
So yun, bahala na yung check-up ko mamaya. Hindi ako magpapasama sa kanya kasi gusto kong, basta, hindi ko alam, ayoko muna akong sabihin sa Ali kasi mas malulungkot sa akin yun. Yun lang, thank you. Hi guys, today is March 20, 2019. Tagal ko nang hindi nag-a-update about sa Picos ko. Last Feb, hindi ako nagkaroon. So, tuwang-tuwa ako. Kasi delayed na ako ng 10 days. Akala ko, buntis na ako. Tapos bigla ako nagkaroon ng March 4. Tapos, March 4 hanggang 5 days. So, regular, ano siya, nagkaroon ulit siya. Na-delay lang talaga ako ng 10 days. So, nag-expect ako, nag-PT ako. Akala ko, buntis na ako. Yun na nga, puro negative yung, ano ko, PT. So, nagpa-check up ulit ako kay Doc. Sabi ni Doc, hindi daw siya normal. Kasi nag-do-fasten ako. Tama yung inom ko ng do-fasten. Pero, bakit daw, na-delay pa rin ako ng 10 days. So, kailangan ko ulit daw mag-take ng another Duphaston. Hindi na siya for 7 days. It's for 10 days na. So, kahapon, March 19, uminom na ako ng una kong pang Duphaston. So, ayun. Ang laki pa din ng tiyan ko. Hindi naman sinabi na Doc na buntis ako or hindi siya na-alarma. Hindi rin siya nagpa-ultrasound. Hindi niya ko pina-ultrasound. So, yun lang. Tapos na ginawa ng doktor ko, dapat magkaroon ako ng 3 consecutive months na regular ang aking menstruation. So, for the first cycle, hindi siya agad, hindi successful. But then, nung second try, naging successful na. Fortunately, nagtitake effect siya. So, sobrang natuwa kami ni Daddy kasi may pag-asa. So, nung binigyan kami ng go signal ni Doc kasi ang ganda na ng mga result ng mga test, sabi niya in 1 week we need to, so in 1 week kailangan namin magkaroon ng contact every other day. So sobrang hirap kasi paras kami ni Daddy na nagwo-work. So, ang ginawa namin ni Daddy, kahit napagod ng pagod kami, syempre sinunod namin yung doktor. Sobrang, nung mga afternoon, sobrang lumaki na din yung tiyan ko. Tumaba ako ng sobra, pero parang normal na lang sa akin kasi hindi ko agad napansin. Pero marami na nakakahalata na biglang tumaba ako. And then, yung first na parang naramdaman ko pinakaiba is yung sumakit na ang aking boobs. First time ko siyang makaranas ng ganong sakit. Yung tipong namamaga as in talagang swollen talaga siya. So, parang sabi ko, hala, parang iba na to. Kasi, hala, bakit ganon? Pag nagkakaroon naman ako ng menstruation, sumasakit yung boobs ko. Pero, hindi ganon na namamaga. So, ang ginawa ko, kasi masama na rin yung pakiramdam ko, nag-take ako ng PT. And yun yung pinaka masaya nangyari sa akin na nag-take ako ng PT. Yun, buntis na pala talaga ako. So kinakabahan pa ako noon, ang unang-una kong in-inform noon is yung mga friends ko na ito yung mga screenshots ng chat namin na nakakatawa. Screenshots na kinakabahan ako. Hindi ko agad sinabi kay LJ kasi yes, nag-2-line siya. Eh, what if kung hindi na naman totoo or false, alam na naman siya. So, nakakalungkot kapag sinabi ko kay LJ, pares naman kaming umasa. Tapos hindi pala. So, ang ginawa ko, pumunta ako mag-isa doon sa clinic or sa doktor. Kaso wala yung doktor ko, nasa seminar. So, nagpa-check up ako mag-isa.
Kaso hindi nung nagpa-check up na ako, hindi pa siya ma-detect. 4 weeks pa lang siya. So walang makikita dun sa kung kahit i-trans-V ako. Ang sabi na lang sa akin nung resident doctor is bumalik ako after 2 weeks, doon lang makikita kung meron talagang baby sa kahit 4 weeks pa lang, sinabi ko agad kay daddy. So this is the video, panoorin nyo ang aking pregnancy reveal. So sobrang saya ako na nalaman kong buntis ako. Sineshare ko tong video na to para di kayo mawala ng pag-asa. Try lang nang try mag-pray. So again, happy Mother's Day! Bye!